10 pinaka-nakakatakot na ospital sa buong mundo. Number 10. Ang Royal Hope. Matatagpuan sa St. Augustine sa Bansang Amerika. Ang ospital na ito ay ospital ng mga Espanyol taong 1784 at 1821 bago ito tinibag at tinayo ang muli ng isa pang katulad ng ospital para sa sundalong sugatan ng Seminole War. Nang ayusin ng mga tauhan ang tubo sa ospital, ay natuklasan nila na ang lugar pa lang ito ay itinayo sa isang sagradong libingan ng mga sinaunang Amerikano, ang mga Indians. Dito nagsimula ang mga kababalaghan dahil na rin sa marahas na nakaraan ito. Unti-unting lumabas at naramdaman ang kababalaghan sa pinagmumultuhang ospital na ito. Ang mga bagay ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Ang mga bumibisita dito ay nagsabing na ang mga kagamitan ay umaalog at ang kama ay lumilipad. Hindi man ito ang orihinal na gusali, ngunit ang kaluluwa ng mga namatay na sundalo ay nananatili sa abandonadong nakakatakot na ospital na ito. Number 9. Ang Trunkhill Sanatorium. Matatagpuan sa British Columbia sa bansang Canada. Ang ospital na ito ay para sa mga taong may sakit na tuberculosis taong 1907. Higit pa sa 4,000 pasyente ang nakaratay sa ospital na ito bago ito nagsara taong 1950. Muli itong binuksan taong 1985. Makikita ang ospital na ito sa mga pelikulang Hollywood na ang The A-Team at ang Over the Years. Ang mga naitalang nakikita dito ay ay mga di maipaliwanag na lumulutang na mga bolang kaluluwa o orbs. Bigla na lang di umano ay makakaramdam ng kawalan ng pag-asa at labis na kalungkutan. Bigla na lang na ang temperatura sa gusaling ito ay mag-iiba at ang mga poses na tila walang pinanggagalingan, mga aparisyon. Kabilang na dito ay isang nurse na makikitang lumulutang. Siya di umano ay ang nurse na pinatay ng isa sa mga pasyente. Number 8. Sang Ying Pun Psychiatric Hospital. Matatagpuan sa Hong Kong, ang ospital na Sang Ying Pun ay itinayo taong 1892. Ang ospital na ito ay binabalot ng napakaraming kababalaghan. Nang panahon ng ikalawang digmaan pandaigdigan, ito ay inokupa ng mga Hapon at ginawang garrison kung saan nila pinahirapan at pinatay ang di mabilang na mga bihag. Matapos nito ay ginawa itong usang ospital ng mga baliw taong 1947 hanggang 1961. Ang kaisa-isang ospital ng mga baliw sa buong Hong Kong, ito ay inabandon na taong 1970s at agad na nagsimulang makarinig ng isang iyak ng babae, mga dumadagungtong na tunog na maririnig sa kabuuan ng gusali, mga yabag, mga aparisyon ng isang lalaki na nagpapakita sa iyong harapan bago ito bigla na lang masusunog at ang mga aparisyon ng mga pugot na ulo na paikot-ikot sa gusali ay madalas nakikita at ang isang maladimonyong lalaki na palaging nakatungaw sa labas ay ang ilan lamang sa madalas na makita sa abandonadong ospital na ito. Number 7. Ang Nocton Hall Hospital. Matatagpuan sa Inglaterra, di gaya ng mga kilalang ospital na nagsimula sa pagiging malaki. Ang ospital na ito ay isang maliit na bahay bago ang unang digmaang pandaigdigan. Ito ay inokupa ng mga sundalong Amerikano upang dito ilagay ang mga sugatang sundalo upang makapagpahinga, makabawi ng lakas at ang iba ay para pumanaw. Nang matapos ang Gulf War taong 1995, matapos ang di mabilang ng takang pagsunog, ang gusaling ito ay hindi na maaari pang gamitin. Dito ay makikita ang multo ng isang batang babaeng umiiyak. Sinasabi na ang multo nito ay makikita sa isang kwarto sa eksaktong 4:30 ng madaling araw. Magkikising sila at makikita ang batang babaeng ito sa may paanan ng kanilang kama. Sinasabi na ang batang ito ay isa sa mga hinalay at pinatay ng anak ng may-ari ng gusaling ito bago ito okupahin ng mga Amerikano at gawing ospital. Number 6. Ang Old Changi Hospital. Matatagpuan sa bansang Singapore, ang ospital na ito ay itinayo taong 1935 at nagsilbing ospital ng mga piloto ng hari bago ito naging lugar kung saan di mapilang ang mga pinahirapan at pinatay ng mga sundalong Hapon. Hindi na nakagugulat na maya't maya ang mga aparisyon ng mga kaluluwa hindi matahimik sa abandonadong ospital na ito. Nang abandonahin ng taong 1997, simula noon ay nagparamdam na
ang mga multo. Sa ospital na ito ay naririnig ang mga nakakapanandig balahibong palahaw, mga umiiyak na aparisyon, mga taong pugot ang ulo. Ang mga bumibisita sa abandonadong ospital na ito ay umaalis nang wala sa oras dahil sila ay nahihilo at nasusuka. Sinasabing may mga multo rin na sumusunod sa mga bisita saan man sila magpunta sa nakapangingilabot na gusaling ito. Number 5. Ang Ararat Lunatic Asylum. Matatagpuan sa bansang Australia. Nakilala ang gusaling ito sa pangalang Aradel. Ito ay binuksan taong 1867 at pinangalan ng Ararat Lunatic Asylum at ang pinakamalaking ospital sa bansang Australia. Dito rin matatagpuan ang pinakakakaiba at nakakatakot. Dito rin matatagpuan ang pinakakakaiba, pinakamalupit at pinakanakakatakot na pag-aaral na ginawa sa kasaysayan ng pag-aaral ng mental. Nang panahon ng ospital na ito ay mahigit 50,000 pasyente at ang ilan dito ay sinasabing ang mga pinakadelikadong baliw sa kasaysayan. Nanatiling bukas ang ospital na ito sa loob ng 130 taon at naitalang 13,000 pasyente ang namatay sa gusaling ito. Isinara taong 1998, ngunit ang nakagugula ay binuksang muli makalipas lamang ang 3 taon ng gobyerno ng Australia upang maging isang eskwelahan. Ang gusaling ito ay ang pinakanakakatakot na gusali sa buong bansa. Kabilang sa mga kurso dito ay ang pag-iimbalsama ng patay at ayon sa mga estudyante ay madalas na tila may nakatayo sa iyong likuran, mga boses na tila bumubulong sa iyong tenga, mga hiyaw, mga iyakan at napakaraming aparisyon ay ang ilan lang sa madalas makita at marinig sa abandonadong ospital na ito. Number 4. Ang Severals Hospital. Sa bansang Inglaterra ito matatagpuan. Ang ospital na ito ay isa sa mga ospital na mga baliw na gumagawa ng lobotomy. Ang lobotomy ay isang pag-aaral na pinaniniwalaang makapagpapagaling sa mga pasyenteng may karamdaman sa utak o mga baliw. Ito ay sa pamamagitan ng pagtusok ng matalim na bagay sa mata katulad ng isang ice pick. Itutulak ang iyong mata upang makapasok ang matalim na bagay papunta sa utak kung saan ito ay pupukpukin. Ang pasyente kung hindi mamamatay ay habang buhay na mapaparalisa. Isa pang paraan na di umano ay makagagaling sa pasyente ay ang pagkuryente sa utak nito. Ito ay nagtutulot ng kumbulsyon ng ilang segundo sa pasyente. Ang nakakatakot ay ang ilan sa mga pasyente sa ospital na ito ay ang mga mabilis uminit ang ulo at ang mga suwail, mga bastardo o babaeng anak sa labas na ang kadalasan ay humahantong sa panggagahasa. Ilan sa mga multong nakikita dito ay ang mga dalagitang napaikot-ikot sa abandonadong gusali. Paminsan pa ay makikita itong nakasilip sa bintana ang mga nakabibinging palahaw, mga aparisyon at mga ingay na hindi maipaliwana kung saan at ano ang pinanggagalingan. Number 3. Ang Athens Mental Hospital. Matatagpuan sa Ohio sa bansang Amerika. Ang ospital na ito ay nagbukas taong 1874 at unti-unting nagkaroon ng dibisyon. Isa dito ay ang dibisyon ng may mga karamdaman sa utak o mga baliw. At nagtagal ang dibisyong ito taong 1993. Nang taong 1950s, mahigit 1,800 na pasyente na ang ginamot dito. Naging sikat ang ospital na ito dahil sa paraan ng panggagamot nito, ang lobotomy. Hindi nagtagal ay pati na rin ang delikadong mga kriminal ay tinanggap na rin sa ospital na ito. Sa buong panahon na ang ospital na ito ay aktibo sa operasyon, napakaraming mga sikreto at misteryo na ang bumabalot dito. Ang mga impormasyon ng mga pasyente ay mahigpit na itinatago at kailangan na humingi ng permiso sa gobyerno ng Ohio bago ito ay iyong makita. Mahigit 1,900 ang nakalibing sa paligid at tanging ang pagkakakilanlan lamang ay ang numero sa lapida. Wala itong kahit na ano pang pangalan. Taong 1978, nang mawala ang isang babaeng pasyente nito, nang matagpuan ang bangkay, ito ay nasa tuktok ng ospital sa isang abandonadong kwarto ng mga pasyente. Hanggang ngayon ay makikita niyo pa rin ang mantsa sa sahig kung saan siya ay nakita mahigit 3 dekada na ang nakararaan. Ang kanyang multo ay madalas na makikita ang nakasilip sa bintana ng kwarto kung saan siya natagpuan
at nakatingin sa mga bumibisita, di umano ay susundan ka rin ito sa iyong bahay. Maraming naitala ang ulat ng mga bisita na nagsabing sila ay sinundan ng babaeng pasyenteng ito sa kanilang mga bahay. Ang mga aparisyon ng 1,900 pasyente ay madalas na makita sa buong lugar. Ang mga nakabibiling sigaw, mga pagtangis na mga naapi, tampaminsan pa sa kalaliman ng gabi ay tila buhay na buhay ang abandonadong ospital na ito. Number 2, ang Taunton State Hospital sa Massachusetts. Matatagpuan sa bansang Amerika, itinayo ng taong 1854 bilang isang ospital ng mga baliw. Ang ospital na ito ay tila isang bangungot. Sumikat ito dahil sa isang pasyente na si Jane Coppin, isang mamamatay tao na umaming pumatay ng 31 tao. Sinasabi na mas nakakatakot pa ang mga nagpapatakbo ng ospital kumpara sa mga pasyente nito. Ang pasyente ay kanilang dinadala sa basement ng ospital para gumawa ng demonyong ritual. Dahil dito, napakaraming hindi maipaliwanag na kababalaghan. Nakikita dito ay ang mga aparisyon ng multo na anino, aparisyon ng mga multo, mga anino, mga bola ng kaluluwa. Nakaririnig din ang mga napakalakas na palahaw, mga iyakan, mga boses na tila bumubulong, nagahagikikan, mga malalim na buntong hininga, mga yabag na tila ba sa pagsapit ng gabi ay nauulit na naman ang mga malagim na pangyayari sa ospital na ito. Tila ba may pasyente na namang iaalay sa demonyo. Number 1, Beechworth Lunatic Asylum. Matatagpuan sa bansang Australia, ang ospital na ito ay ang gusaling kapatid ng ospital na Ararat. Nagbukas sa humigit kumulang 128 taon dahil sa dami ng mga diumano ay may sakit sa pag-iisip at ito ay isinara lamang taong 1995. Maraming kaso ng pagkamatay ay tila walang dahilan at balot sa misteryo. Ang ospital na ito ay puno ng mga lalagyang may parte ng katawan ng tao. Tila ba isa itong tropeyo? Ang lahat ng ito ay nawala nang masunog ang ospital taong 1950. Isa sa pinakamisteryong kaso ay ang isang dalagitang itinapon sa bintana at namatay. At hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung sino o anuman ang nagtapon sa dalagita sa kanyang kamatayan. Katulad ng kapatid na ospital nito na Ararat, maraming kababalaghan ang naitala. Ang mga taong bumibisita sa lugar ay nakaririnig ng sigaw, mga palahaw na walang pinanggagalingan, may mga hagikikan. Habang ang mga bisita ay umiikot sa gusali, nakakarinig sila ng tila ba bulungan at tila ba sila ay pinag-uusapan ng hindi nakikitang mga kaluluwa. Ang mga bisita ay nagugulat sa tuwing sa di inaasahang pagkakataon ay may mga aparisyon na sa kanila ay nagpapakita. Ang mga bisita ay nagsasabi na sa iyong pag-ikot sa ospital na ito ay tila ba ikay pinagmamasdan sa bawat galaw at iyong ginagawa. Napakarami pang kababalaghan na sa ospital na ito ay nagaganap. Ito ay kahit pa sa katanghalian. Tila na hindi lang ang buhay na ito katapusan ng lahat para sa atin. At yan ang 10 pinaka nakakatakot na ospital sa buong mundo. Marami pang mga ospital na pinagmumultuhan. Kung sa tingin ninyo ay meron pang dapat isali sa listahan, isulat ito sa comment section sa baba at aking babasahin. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Maraming salamat at peace out!